At for today's video mga Marikoy ay gagawa ako ng ulam na sulit at abot kaya. Kung matatandaan nyo nga dun sa last video ko na nagluto ako ng adobong kangkong ay marami akong nabiling kangkong. So bali nga yung unang niluto ko lang dun ay yung mga dahon. At yung stem naman ay iniwan ko lang siya. Kasi eto nga yung mga Marikoy yung gagawin kong recipe. Bali nga iniwa ko na yung tangkay ng maliliit at syempre hindi mawawala dito yung itlog. So depende na lang kung gaano karaming kangkong yung gagawin ninyo. Susundan nyo na lang to mga Marikoy. Nagpainit na nga ako dito ng kawali mga Marikoy, so naglagay na rin ako ng kaunting mantika. Bali nag-iwa rin pala ako ng sibuyas, hindi ko lang sa inyo na ipakita. Nang medyo luto na nga yung sibuyas, naglagay naman ako dito ng kaunting pork cubes. So kahit anong cubes na gusto ninyong gamitin ay pwede naman. Naglagay din ako dito ng garlic, pero yung garlic na ginamit ko dito ay yung toasted na. At syempre maraming pepper or paminta. At nilagay ko na rin dito yung kangkong. At syempre haluin. At nung medyo malambot na yung kangkong, naglagay din ako dito ng kaunting vinegar or suka. At naglagay din pala ako dito syempre pampalasa, kaunting asin. Kailangan lang palamigin dito yung kangkong at nang medyo malamig na nga yung kangkong, naglagay naman ako dito ng flour. And nilagay ko na rin dito yung itlog na binati kanina. So depende na yan sa inyo mga Marikoy kung ano pa yung gusto ninyong ingredients or pampalasa pala na gusto ninyong ilagay. At syempre huwag ninyong kalimutang ihalo ng mabuti. Habang nagmimix nga ako nito ay nakapagpainit na rin ako ng mantika sa kawali syempre. At nilagay ko na rin. So depende kung gaano karami ng portion yung gusto ninyong ilagay. Kaya naman mga Marikoy, kung nagtitipid kayo at meron lang din naman kayong kangkong sa likod bahay or kapit bahay, manghingi na kayo nito at try nyong gawin to. At for sure, magugustuhan din to ng mga anak ninyo. Maliban sa masarap na, abot kaya ay pasok pa to sa mga budget ninyo mga Marikoy. At pwede rin actually itong pang karinderya. So pwede rin itong ihain. At sobrang mura lang din yung mga ingredients na gagamitin ninyo. Kung mahilig kayo sa mga tortang pagkain, ay sigurado namang magugustuhan ninyo ito. Bali nga mga Marikoy, sa Maynila pa lang ako ay ginagawa ko na to or niluluto ko na siya. Isa ito sa mga gusto kong way ng torta at lalong-lalo na sa kangkong. Maliban pala dito sa tortang kangkong at tortang talong, isa pa sa mga tortang gustong-gusto ko ay yung tortang gamit yung puso ng saging. So kung hindi nyo pa natatry yun mga Marikoy, ay subukan nyo rin kasi sobrang sarap din nun. Anyways mga Marikoy, sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito at kung nagustuhan ninyo, please don't forget to share, like, and follow my page. Hanggang sa mga susunod po na video, maraming salamat po sa patuloy na nanonood at tumatangkilik po ng aking video. Maraming salamat po!